Isa pa pagpalang umaga sa inyong lahat, mga bata. Ako nga pala si Ginang Pilar M. Castillo, isang guro sa Muntinlupa National High School. Narito ako upang ihatid sa inyo ang ating panibagong aralin. Ang lesson natin sa araw na ito ay Module 5, Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral. Mabuhay! Umpisahan natin ang ating aralin sa isang nakatutuwang tula ni Robert Fulghum ang nagsasabi na natutuhan na natin ang lahat ng kailangan nating malaman nung tayo ay musmus pa lamang. Huwag mandaya, huwag manakit ng kapwa, maghugas ng kamay bago kumain, magpahinga, mag-ingat sa pagtawid. Ilan ang mga ito sa kanyang mga binanggit? At kung iisipin sa dami ng mga nasa batas, sa dami ng mga tungkulin, sa dami ng mga sinasabi sa ating dapat at hindi dapat gawin. Napakasimple lamang ng utos sa tao, magpakatao, maging makatao. Subalit, siguro sa sobrang kapayakan nito, hindi ito mawari ng moderno at komplikado nating pag-iisip. Ngayon naman ay mayroon akong dalawang importanteng tanong sa inyo. Ano ang batas na gabay sa ating pagkatao? Bakit kailangang umayon sa batas na ito? Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, alamin muna natin kung ano yung mga inaasahan nating matututunan sa araw na ito. Hayaan niyong basahin ko ang pamantayang pangnilalaman na ipapamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga batas na nakabatay sa likas na batas moral o yung tinatawag na natural law. Ngayon naman ay babasahin ko ang pamantayan sa pagganap. Nakabubuo ang mag-aaral ng panukala sa isang batas na umiiral tungkol sa mga kabataan tungo sa pagsunod nito sa likas na batas moral. Ngayon naman ay babasahin ko ang Most Essential Learning Competencies. 6.1. Natutukoy ang mga batas na nakaayon sa likas na batas moral. 6.2. Nasusuri ang mga batas na umiiral at panukala tungkol sa mga kabataan batay sa pagsunod ng mga ito sa likas na batas moral. 6.3. Nahihinuha na ang pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral ay gumagarantiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung anong hinihingi ng tamang katwiran. Ito ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat. 6.4. Na ipahahayag ang pagsang-ayon o pagtutol sa isang umiiral na batas batay sa pagtugon nito sa kabutihang panlahat. Ngayon ay talakayin natin ang ibig sabihin ng primum non nocere, o sa English, first, do no harm. Sinasabi nitong ang unang layunin ng mga manggagamot ay hindi makapagdulot ng higit pang sakit, negatibo man ang pagkakasabi at hindi positibo gaya ng magbigay lunas. Positibo ang nais sabihin nito. Laging may pagnanais na makapagpagaling at iiwasan ang lahat ng makapagpapalala ng sakit o makasasama sa pasyente. Ayon sa paniniwala ng pilosopong si Santo Tomas de Aquino, lahat ng tao ay may kakayahang mag-isip. Lahat ng tao ay may kakayahang makaunawa sa kabutihan. Para naman sa pilosopong si Max Keller, ang pag-alam sa kabutihan ay hindi lamang gumagalaw sa larangan ng pag-iisip, kundi sa larangan din ng pakiramdam. Sinasabi na ninanasa ng tao ang mabuti, hindi ang masama. Walang sino mang magnanais na mapasama siya. Sumasang-ayon ba kayo, mga bata? May mga pagkakataon ba na tinatanong mong iyong sarili? Paano ko nalaman kung ano ang mabuti
at ano ang masama. Tinuro sa atin ng ating mga magulang, nakuha natin sa mga kapitbahay, napanood sa telebisyon, nabasa, narinig. Ang nakakamangha dito ay sa dami ng ating mga narinig, sa dami ng ating nalaman, may maliit na tinig pa rin ang kasiguraduhan sa ating loob na nagsasabi sa atin kung ano ang mabuti. Ngayon naman ay pag-isipan natin. Nararamdaman ko ang mabuti. Nararamdaman ko ang tama. Kahit na kung minsan ay parang sinasabi ng isip ko na mali ito. At sa kilos ng pakiramdam ko, kung ano ang dapat kong gawin, napapanatag ako at natatahimik kapag sinusunod ko ang tinig na ito. Konsensya ba ito? Diyos ba ito? Takot ba ito sa aking magulang? Pressure mula sa mga kaibigan? Tukso ng media? Isa ang totoo, naaakit ako sa alam kong mabuti. Ano nga ba ang mabuti? Bigyang kahulugan natin. Ang mabuti, ang laging pakay at layo ng tao. Ang isip at puso ang gabay para kilatisin kung ano talaga ang mabuti. May matinong pag-iisip, pagsusuri, pagtitimbang, at paglilinis sa mga motibasyon ang kasabay ng pagkilala sa mabuti. Sa pagpapatuloy, ang mabuti ay siyang kilos ng pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbubuo at pagpapalago ng sarili at ng mga ugnayan. Karagdagan, ang isip at puso ang gabay para kilatisin kung ano talaga ang mabuti. Tanungin mo nga ang iyong sarili, mabuti bang tumulong sa gawaing bahay? Mabuti bang tumambay kasama ng barkada? Mabuti bang uminom ng alak? Ang tanungin ang tanong na, mabuti ba? Bago paggawin ng isang bagay ay tanda na ng masikap na paghahangad na matupad ang mabuti. Hindi agad-agad lumulusong sa paggawa ng walang pagtitimpi at pagmumuni sa kabutihan ng gagawin. Nakatatakot at delikado ang taong agad ay may sagot at hindi nag-iisip dahil malamang ang ginagawa niya ay pipiliin lamang ang pinakakawili-wili sa kanya. Ang nag-iisip ay namimilipit pa sa pagtimbang kung tama ba talaga ang pipiliin, kung ano ang mga posibleng epekto ng pagpili, at kung mapapanindigan niya ba ang mga bungang kanyang kahaharapin. Sa pinakapayak na paliwanag, ang mabuti ay pagsisikap na laging kumilos tungo sa pagbubuo at pagpapalago ng sarili at ng mga ugnayan. Tulad ng doktor, maari magkamali siya sa diagnosis at prognosis ng sakit ng pasyente. Ang pinakamahalaga ay ang paghahangad na makagaling at hindi makapagdulot ng sakit ang ginawa. Sapat na ito upang tawaging mabuti. May tama ka, ngunit sapat na nga ba talaga ang paghahangad sa mabuti at pagkilos sa inaakalang mabuti? Paano kung ang inaakalang mabuti ay nakasasakit o makasisira lamang? Mahirap ang paniniwala na sapat na ang mabuting intensyon para kilalaning mabuti ang gawain. Gusto kong pakainin ang aking pamilya kaya magnanakaw ako. Gusto kong manalo sa palaro kaya dadayain ko ang edad ng mga kasamahan ko sa team. Gusto kong kumita ng malaki kaya mamanipulahin ko ang timbangan ng tinda namin sa palengke. Kabutihan ang hinahangad ng mga nabanggit sa itaas. Kaya lamang, kailangan mo unawaang hindi maaaring ihiwalay ang mabuti sa tama. Maaari bang sabihin ng ama sa kanyang mga anak na, magpasalamat kayo sa ninakawan ko
May makakain kayo ngayon. Unang alis sa kanyang suki. Suki, pasensya ka na. Babawasan kita ng isang guhit dahil may hinuhulugan pa akong alahas. Maibabalik ba ng isang tao ang buhay ng kapwa kung sa maling desisyon niya ay naging dahilan ito ng kamatayan ng kaibigan? Sapat na ba ang sabihin, mabuti ang aking hangarin? Sinasabi na iba ang mabuti sa tama. Ang mabuti ay ang mga bagay na tutulong sa pagkabuo ng sarili. Ang tama ay ang pagpili ng mabuti batay sa panahon, kasaysayan, konteksto, at sitwasyon. Tinitingnan dito ang mga pangangailangan at kakayahan ng gagawa ng pagpili. Tulad din sa likas na batas moral, preskripsyon ng mabuti, ang tama ay ang angkop sa tao. Ang kaisa-isang batas. Iba-iba man ang pormula ng likas sa batas moral, tinuturo nito ay iisa lamang. Hindi ko kakasangkapanin ang tao. Na ituturing ko bilang may pinakamataas na halaga ang tao. Naggagawin ko ang lahat upang ingatan at payabungin ang tao. Likas sa tao ang hangarin ng mabuti. Ano ang ibig sabihin nito? Na likas sa atin ang maging makatao. Ano ang ibig sabihin nito? Panig sa tao. Ito ang kaisa-isang batas na hindi dapat labagin ninuman. Ang lumabag dito ay lumalabag din sa sarili ng kalikasan. Pag-aangkop. Dito nga nakaangkla ang pandaigdig na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao o Universal Declaration of Human Rights ng mga nagkakaisang bansa o United Nations. Hindi ito nilikha o inimbento o pinagsang-ayunan lamang ng mga bansa dahil magandang pakinggan na kunwari ay may dignidad ang tao. Talagang nakikita nila mula sa iba't ibang mukha ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo na mahalagang ingatan ang dangal ng tao. Matinding kinokondena ng pahayag ang anumang uri ng paniniil at paglalapastangan sa tao. Naniniwala silang ang pag-unlad ng isang bansa at ng mundo ay magmumula sa pagkilala sa pantay ng mga karapatan. Ang pagbibigay ng kalayaang isakatuparan ng mga pagnanais nila ang siyang makapagpapatibay sa mahiing ito ng kaunlaran at kapayapaan. Ang bawat estado rin ay nagsisikap upang iangkop sa kani-kanilang mga kultura ang pagkilala sa karapatang pantao. Ipinahahayag nila sa kanilang konstitusyon ang mga karapatan ng bawat mamamayan at ang paggarantiya ng estado na bigyang proteksyon ang mga karapatang ito. Ang mga batas naman na nililikha ng pamahalaan ay mga mekanismo at pamamaraan upang isang konkreto ang universal at pangkalahatang pagpapahalaga sa tao. Sinasabi na kaya may batas laban sa pananakit at pang-aabuso sa mga bata dahil tao ang mga bata. Kaya may batas na magbibigay ng budget sa edukasyon dahil kailangang mahubog ang pag-iisip at karakter ng mga tao. Kaya may batas na magtatalaga ng pinuno ng bayan dahil mahalaga ang boses ng lahat ng tao sa pagpapatakbo ng kolektibong kasaysayan. Ang lahat ng batas ay para sa tao, hindi ang kabaligtaran nito. Instruction Manual. Ang likas na batas moral ay hindi instruction manual. Hindi ito isang malinaw na utos kung ano ang gagawin ng tao sa iba't ibang pagkakataon. Gabay lamang ito upang makita ang halaga ng tao. Hindi perpekto ang mga batas. Subalit, muli babalik tayo sa depenisyon ng mabuti,
Sapat na ang palaging pagtingin sa kabutihan at ang pagsisikap na matupad ito. Ngayon naman, matiim nating tanungin ang ating mga sarili. Matutupad ba natin ang likas na batas moral sa ating bayan? Isang simpleng sagot. Habang may nakatingin sa mabuti, nagtataka, nagtatanong, tiyak na hahakbang tayo papalapit sa mabuti. Ano ang pinakaunang hakbang? First, do no harm. Upang lalo niyong maunawaan ang ating lesson sa araw na ito, mayroon akong inihandang animated short film entitled Mr. Indifferent by Arias Fais. Hangad ko na, maisapuso niyo ang inyong panonoorin. Nagustuhan niyo ba ang animated short film? Marami ba kayong natutunan? Salamat naman. Ngayon naman ay tandaan natin, ang pagsunod sa batas na nakabatay sa likas na batas moral ay gumagarantiya sa pagtugon sa pangangailangan ng tao at umaayon sa dignidad ng tao at sa kung ano ang hinihingi ng tamang katwiran. Ito ay mahalaga upang makamit ang kabutihang panlahat. Sanggunian, 1. ESP Grade 9 Learning Module, 2. Clip Art from Google, 3. Pinterest from Google, 4. Animated Short Film entitled Mr. Indifferent by Arias Fais.
Dumating na naman tayo sa pagtatapos ng ating aralin. Alam ko marami kayong natutunan sa araw na ito. Pero bago ako magpaalam, gusto ko munang ihatid sa inyo ang isang quote na nakasulat sa English. Sinasabi dito na life is short, live it. Love is rare, grab it. Anger is bad, dump it. Fear is awful, face it. Memories are sweet, cherish it. Thank you! Ako nga pala si Teacher Pia. Don't forget to subscribe, like, and share. Mabuhay!